For the first set of words, Father. Baka naman pwede nyo kaming kwentuhan kung ano ang inyong childhood, family, and farm. Anong meron? Bakit childhood, family, farm? Ano kayong, anong meron, Father? Lumaki po ako sa isang farm. Hindi po dahil ugaling hayop po ako. Pagminsan-minsan. Pero dahil magsasaka po, yun. Ang aking ama, no? At si nanay, eh, nandun lang sa bahay, may sariling tindahan. At binabati ko rin yung aking mga kapatid, no? Si Ate Dang, Ate Jack, Rika, Kuya Rod. Kailan lang kayo magkakapatid? Lima. Lima? Ako ay pang-apat. Grabe, ang daming manilibre, Father. Oo. Kami tatlo lang, dalawa lang yung nalilibre sa akin. Ako, maraming nalilibre sa akin. Napaka-generous ng mga kapatid ko sa akin. Loves na loves. Hello po. Yun. Di ba, kumain na tayo minsan sa bahay ni... Yes, Father. Yeah. Bikin naman po. Sarap ang sarap magluto. Gabi ice cream. Oo. Sana matikman ko rin. Yun. Tapos, yun. So, sa bahay. Tapos, yung buong paligid ng bahay namin, puro bukid. Tapos, ang occupation talaga ni tatay ay sa bukid. Nagsasaka siya ng, nagtatanim siya ng palay, kamote, pagminsan tubo, mais, ganyan. Wow, tapos, salamat sa kanya dahil kasi kahit bata pa kami, talagang sinasama niya kami sa trabaho niya sa farm. Kaya nasanay kaming magtrabaho kahit maliliit pa kami. I think, 1 month pa lang ako, pinagtatanim na niya ako ng palay. Grabe. Napaka-multi-talented talaga nitong kasama natin. Siya lang yung kilala kong gano'n. Karpintero na, magaling po mag-humili, tapos marunong pa magtanim. Oh, 1 month old ah. Oo nga. Alam mo namang hindi biro yun? Hindi talaga. Nung 2 months na ako, ako rin nagpapastol ng kalabaw. Grabe. Wow, imagine, Jago. Sana ko'y kalabaw. Buti pa si Father, may kalabaw. Pero ang saya, no? Yung simpleng buhay. Masaya, masaya. At grateful kami, no? Siguro yun yung advantage na yung mga magulang mo magsasaka. Laging nandun. Lagi silang pagkata sa bukid, uwi na ng bahay. Or sinasama nga kami ng kuya ko na magtrabaho sa bukid. Siguro, Father, hindi ko masinasabi na hindi masipag yung ibang profesyon. Pero kitang-kita po namin sa inyo kung paano kayo naging so industrious, laborious. Yes. Paano naging matyaga. Laborious, no? Tama ba? Basta yun. Sorry pa. Uy, may ganun. Nagamit ko na yun sa essay. Okay. O yun. Kitang-kita pa rin paano kayo naging super sipag. Tama naman ngayon, no? Hindi mo mabuong bokto kung hindi ba essay. Yay! Pew! Yan. Father, oh, handa na ba kayo sa second word na? Sure! Father! Words pala, no? Words. Opo, words siya. Term. Father. College dream. Father, anong college dream mo? Ang college dream ng tatay ko, mag-PMA ako. Talagang lagi niyang sinasabi sa amin na pangarap niya sa kuya ko at ako na mag-Philippine Military Academy kami. Si nanay, syempre, bigay naman, sabi niya. Beke naman, mag-artista ka na lang, anak. Grabe! Ano pong ano? Ano pong pakiramdam nang natupad yun ako yung pangarap ng nanay niya para sa'yo? Pero nay! Hindi. Tapos ako, gusto ko lang gayahin yung kuya ko. Electronics Communication Engineer. Mm-hmm. So yun, yun yung... Nag-entrance exam ako sa UP UP Diliman ng ECE. Tanong nyo kung pumasa ako. Pumasa ka pa? Siyempre, hindi. Tapos nag-ECE din ako sa UST. Tanong nyo kung pumasa ako. Pumasa ka pa? Hindi din. Tanong nyo kung... Tapos sa Mapua, nag-exam ako. Yun, pasado ako. Grabe. Sa UST waiting list, ang tawag. Pili ko nagkamali sila. Even sa UP waiting list. Pili ko nagkamali sila. Waiting list. Hindi ko nila nilagay sa pasado. Father J, di tulad ni May, pinanis lang yung Los Blancos. Grabe. So yun pala ang college dream ni Father Jay, ang maging electronics communication engineer. Kasabay ng mga pangarap ng mga magulang niya, maging sundalo at artista. Iyo. Pinatupad ba doon natin pa? Meron naman. Meron, di ba? Oo. Uy, grabe. Dimple pa lang ni Father. Dimple reveal nga, Father. Dimple reveal. Yeah. Grabe. O, tandaan niyo po kung saang side po ng mukha ni Father. Kirot reveal na lang, oh. Kirot reveal, no? Di po pantayan, no? Ayan, Father. Thank you so much for sharing about that. Third word, Father. Words, words. Father,
share us something about this verse. Debater lang. Yan. Hanggang grade 6 sa public school ako nag-aral. Ganun ang ginawa ng parents namin kasi dahil lima kaming magkakapatid, tas magsasaka sila tatay, tas si nanay, tindera. So, hindi ganun kalaki. Ang ginagawa nila, pagka elementary, public school kami. Pagdating ng high school, yung mga girls lipat sa College of the Holy Spirit, yung mga boys lipat sa Don Bosco. Yun. Ang kaisa-isa lang na nakapag-elementary at high school, yung bunso. Kasi I think tapos na yung panganay namin by that time, kaya carry na. Kaya si Rika, oh, mula elementary hanggang high school, College of the Holy Spirit na siya. Yun, tapos dun nagbago yung, talagang nung tumapak na ako sa dun, ibang-iba yung experience mo. No, malinis yung eskwelahan, malawak, tapos very friendly yung mga estudyante. Tapos yung mga Salesians talagang pakalat-kalat, nakikipagkwentuhan. Sinasalubong pa kami ng, nung first day pa lang, yung rector nandun sa may corridor. Lahat ng pumapasok na Busconians, binabati niya. Eh, ano siya, from Poland. Yung kuya niya nanalo ng Mr. Universe. Grabe. Wow. So ganun sila kalaki na built na magkakapamilya. Bawat mga batang pagka mga elementary, binubuhat niya talaga. No, pag minsan kukuha siya ng tatlo tapos ginajagger niya yung... Grabe naman yun, ang stroke. Sayang, sana naabutan ko. Siguro si Jacob baka hirap na hirap siya, no? At dyan po nagtatapos ang ating episode for tonight. Pero ganun yung Salesians, napaka-friendly. Tapos teacher namin sila sa loob ng classroom. Tapos sila yung animators namin. Tapos yung atmosphere na may good morning talk sa tuwing good morning. Tuwing morning. May morning talk tuwing morning. Tapos may mass kami every week. So talagang yun yung mga nagbago. Tapos may religion class na kami. First time kong mag-religion class. Tapos in-invite yung isang barkada ko, in-invite ako mag Knights of the Altar. So nag Knights of the Altar ako. Tapos very progressive yung leadership program ng school. So tapos may leadership camp kami, ganun. So yung pipiliin nila, tapos eh napili, kasama ako sa napipili, no? Grabe. Hindi kami yung top, pero wala akong kamangmang, sinasama lang, hindi ko malalaman anong mangyayari doon. Pero kasama namin yung si Father Dennis Paez ng tatlong araw, si Father Brother Johnny Lala, no, yung mga brothers kasama namin, tapos naglalaro kami sa may beach, may hilahan ng lubid, no? Yung ganun na, tapos tuwing kumakain kami pag lunch, may mga brother na bago ka makakain, huhulaan muna niya kung ano yung ulam mo. So hindi namin bubuksan hanggat di niya inuhulaan. So libo-libo kami naghihintay sa kanya bago niya hulaan yung ganun na atmosphere na napaka... The Salesians were among us. Friendly. So ganun kaganda yung experience sa doon na unti-unti, pinapanganak-panganak na yung interest mo about their life. All because I was enrolled in Don Bosco. Thank you po sa Don Bosco Tarlac at tinanggap niya si Father Jay. Yeah. Kung hindi po siya nakapag-enroll dyan, nako, wala po siya sa tabi namin ngayon. Muntikan pa kang hindi. Ay, bakit hindi, Father? Kasi hindi ako pumasa sa entrance exam. No? So, hindi lang sa UP ako pumagsak. Pati sa entrance exam sa school. I failed. Kaya grateful na grateful ako sa tatay ko. Kasi yung kuya ko Busconian eh. 3 years ahead siya sa akin. And then sabi ng tatay ko, anak, bihis ka. Get up. Stand up. Sabi niya, bihis up your mind. Bihis pala yung pamilya. Iba rin. So what did your father say? Father Jay? Yun. Galing mag-English nung magsasara. Tapos dinala niya ako sa Don Bosco. Nakiusap siya doon. Nagmakaawa siya na, Sir, pangarap ko po maging Busconian din yung anak ko. Sabi niya, Sir, mukhang bobo lang yan, pero... Sinabi niya talaga, no? Oh. Tapos, siguro ang intention niya is to give a contrast. Tapos, inabot niya yung card ko. Kasi yung card ko, maganda yung grades. Pero, nagtataka din siya. At ako rin nagtataka. Ba't ako bumagsak? No? So,
kasi nung nag-enroll naman na ako, hindi naman ako huli sa batch namin, no? At hindi naman ako bumagusak, okay naman din yung mga lineup. Father J pa ba? Siyempre. Pero I fail. Nagkamali lang talaga. Yun. Pero kaya grateful ako kay tatay. Kasi pinaglaban niya yung pag-aaral ko. So, sa mga tatay na pinaglalaban ang pag-aaral ng kanilang mga anak, ay malayo po ang mararating ng inyong effort. Yan. Thank you, Tay. Thank you po sa tatay ni Father Jay. At dun sa Lena, Mr. Galang eh. Ang naalala ko lang, Mr. Galang ang apelido niya. Opo. Tapos, gumawa siya ng parang, di ko alam kung paano, baka nakiusap sa mga pare. Basta nakita lang namin siya sa isang opisina, tapos nakiusap yung tatay ko. So, kung wala yun, hindi tayo magkikita. Hindi ko makikilala si Ate Pat at si Diego. Thank you, Father, for that sharing. Thank you po, Divi Tarlac, to Mr. Gala, and to Mr. David. At ayun naman, Father, nakapagsabi na kayo kanina ng glimpse about your vocation na pinapanganak. Yes. Ngayon naman, Father, pag-usapan naman natin to. Paano kayo nakarating dito, Father? Kano ba? So, nung fourth year kami, yung aming teacher sa Values Ed, si Father Dennis Paez, sabi niya, sinong gustong magtatlong araw sa seminaryo? Na hanggang ngayon, ginagawa pa namin. No? Ang pinakamalayo ko palang napuntahan at that time was Quezon City sa may Fairview. Kasi doon yung tita ko nakatira, kapatid ni nanay. No? So sabi ko, sama po ako dyan. Kasi may nagtanong akong kabatch, sabi niya, Father, saan po ang Kanlubang? Di namin alam saan, hindi naman kilala sa Tarlac saan yung Kanlubang. Eh. Kalamba, naririnig pa namin. Pero dahil doon pinanganak si Jose Rizal. Pero si Kanlubang, di namin alam. Sabi nung ni Father Dennis, pagkalampas mo ng Alabang, San Pedro. After San Pedro, Binyan. Ay, ano ko langit? After Binyan, Santa Rosa, tas Cabuyao, tas Calamba, tas Kanlubang. Malayo-layo yun ah. Grabe. So, nakijoin-join ako sa mga magti-3 days. Yun, pagdating dito, yung bubungad sa yung rotonda natin, ang ganda, no? Parang feeling mo talaga paradise. Parang siya na yung pinakamagandang lugar na nakita ko at that. Probinsyano kami eh, at that time. No? Tapos, nung pagpasok pa, pagbaba namin dyan sa may side ng chapel, apat ang basketball court. Naku! Woo! Heaven! No? Eh, kasi po, adik ako sa basketball. Kung hindi nyo po na itatanong si Father Jay pong sali siya nung pinakamagaling sa basketball. Hindi naman. Ay, hindi naman. Hindi naman. Siguro pinaka... isa sa mga pinaka-smart sa paglalaro. Kasi in terms of skills, maraming magagaling na Salishans. Hindi ko pa sila nakikita, Father. Kamu pa nakilala ko. Father Elu, naku, napakagaling ni Father Elu. May kabatch kami noon, rini-recruit ng letran. Kasi nakipaglaban ng letran dito, kinalaban yung seminaryo. Eh, yung kabatch ko, gumawa ng 40 against varsity ng letran. So, after ng game, linapitan ng coach, kinukuha niya yung kabatch namin. No? Hindi niya alam, seminarista pala. Pero rini-recruit niya to get. Ganun kagaling si Ronnie Pitugo, taga Cebu. Grabe, galing. Super, duper. So, Father, ilang taon kayo sa Kanlubang? Aha, dito ako 4 years kami rito. Tapos, pati yung postulancy ka, 4th year na yung tapos, novitiate sa Cebu, tapos 2 years ulit. Kaya lang, dito rin ako nag-practical training. So, 8 years ako rito. Kaya maraming akong kaibigan sa Kanlubang. Father, yung kwento nyo kanina, 3 days orientation. Yes. Eh bakit nyo piniling bumalik pa rin talaga sa Kanlubang bilang seminarista na? Aha, oo nga, no? Pag uwi namin, basta I felt good. Yun yung naalala ko. I really felt at home and good dito. Tapos, pag uwi namin, active na ako sa school at that time. Nung time namin, may CAT, may civilian military training or Citizens Army Training. No, yan. No? So, Army. Ay!
wala kami kasi at during our time walang student council. So yun yung parang leaders, yung lahat ng leaders naroon. So sumali-sali ako. So active na kami sa school, nagse-serve kami sa school. Pumapasok ako sa school nung 4:30 ako, 4:30 a.m. Wow. Tapos uuwi mga 7. Kasi kami yung maglilinis ng school, kami magpi-prepare ng school, and we were diligently doing it without me knowing na tumatanim na pala yung nalalasahan ko yung service, the joy of service. So yun, tapos nag Knights of the Altar pa ako, tapos referee, may association ng referee sa school eh. Kasi ang interim sa Don Bosco, whole year. So yung mga nag-officiate sa mga games, mga fourth year. So sumali ako sa, so yun, yung the taste of service, nag-enjoy ako, kaya nung tas napapanood kong nagsisermon si Father Dennis sa baryo namin. Yung baryo namin nagkataon sa Licentius yung nagmamas. At doon ako nag-a-attend ng mass. Kapag nagsisermon siya, may feeling na nakaka-touch. Tapos parang ang ganda naman ng ginagawa ni Father. Parang yung gusto mong, parang gusto ko rin yan. Parang ganun. Hindi mo masabing gusto ko rin yan. Pero parang there is that inner urge na it's a wonderful thing to do. So yun. Tapos nakikita kong saya-saya nung Salesians. Para silang barkada. Parang, ba't kaya masaya sila? Parang napapatanong ka. No? So yun, yung pinagsama-sama mo lahat yun. Tapos sinabihan ako nung ni Father Dennis na magdasal sa statue ni Mama Mary. And I did. Yun, towards the end, parang, sige, subukan ko to. Ganon. Tapos may inner longing na I want a meaningful life. I was really yearning for a meaningful life. Parang ang dating sa akin, yung buhay ng mga kabatch ko na mag-aasawa, buhay ng pamilya ko na mag-aasawa, kapitbahay namin, lahat nag-aasawa. Tapos dun lang sila, magtatrabaho sila. Parang I wanted something different. No? Parang I wanted something more. There was that inner longing. Hindi ko masabi noon yan. Ngayon ko na lang siguro nasasabi. Pero may longing sa loob-looban ko. And so siguro, that pushed me to try. And when I tried, wala na. Na-hook na ako ni Lord. No, no turning back na. Yes. And I'm grateful. Pare Jay, nung tinry mo, ngayon isa ka na. Salesianong pare, pare. Yo. Father, wait na. On the way to... Nakonik ko yun, katamays. Pwede na ba, pwede na. Kanina pa niya binubunot talaga. yung matatapos na ako, Sabi ko, galing ni Father, nakonik niya ng maayos. True.